Hello po to each and everyone. Gusto ko lang mag-share ng information about sa tick and flea or sa mga garapata at pulgas kasi marami po nagme-message sa akin. Tinatanong kung ano daw yung mabisang gamot sa garapata. Natatawa nga ako kasi yung iba nagtatanong ano daw, ano pong gamot sa garapata? Bakit ano ba yung sakit ng garapata niyo? 'Di ba? So dapat ano yung term po doon? Ano po ang gamot pamatay ng garapata? Hindi yung ano pong gamot para sa garapata. Pero before we start, ipapakilala ko lang sa inyo ang ating dog for the day. Dog for the day. This is Kaiva, anak siya ni Maria, yung aking dog. And ito super behave siya. Di ba, baby? Say hi. So yun. Meron tayong didiscuss na mga tick and flea prevention and at the same time yung effectivity nila, no? Pero unahin natin sa tablet form. So meron po tayong ginagamit na ito lang yung mga didiscuss ko lang po dito, yung available lang po dito sa clinic ko, na you know, yung iba isama ko na lang siya sa end ng video kasi wala ako ng mga yon, and hindi po ito sponsored. So meron tayong Bravecto. Pero ito po, depende po sa weight ng animal, no? Nagde-depend siya dun, pati dun sa price. Itong Bravecto ay, it will last up to 3 months. So, parang every 3 months mo siyang binibigay. Pero in some cases, hindi lang umaabot din siya ng 4 months, gano'n. Based dun sa practice ko, no? Yung sa observation ko. This is Bravecto. Ang active ingredients po niya ay fluralaner. And I think nag-range yung price nito sa 1.4 to 1.8 per tablet. Pero very effective siya. Maganda po siyang gamitin. So, next is we have the Simparica. Ito namang Simparica, ang active ingredients po nito ay sarolaner. And ang effectivity nito ay 1 month. Pero in some cases, umaabot din naman up to 2 months. And depend, ang price din is depende po sa weight ng animal. Kaya sa mga nagtatanong po, so dapat sinasama niyo palagi yung weight ng animal kung may mga concerns po kayo. Kasi yung mga gamot is mostly nagde-depend po dun sa weight ng animals. So yan ang Simparica. And then next is we have the NexGard Spectra. Gusto ko itong gamitin dahil ano eh, Spectra na siya, kumbaga broad spectrum. Pwede na siyang dewormer, anti heartworm, tick and flea, ganyan, tsaka, yan, isa, marami pa. So, yan, for, din siya, guys. Pati rin naman yung Bravecto, pero ibang discussion nyo. Sa iba ko na lang i-discuss. Focus muna tayo sa tick and prevention. And then, kung merong NexGard Spectra, meron din tayong NexGard lang. Ang active ingredients po nito ay afoxolaner. So, this is, pareho sila ha, 1 month ang effectivity, pero sometimes it will last up to 2 months. Depende. Parang yun kasi yung observation ko rin, right, sa mga practice. So, yan ang ating NexGard. So, yun po yung mga tablet na meron tayo. Iniinom po ito ng aso para hindi po sila magkagarapata. And now, let's proceed po sa mga spot-on. Ang spot-on po ay yung pinapatak. Usually, sa batok ng dog dito. Para hindi madilaan kasi toxic siya. I mean, poisonous din. So, itong front line, ang active ingredients po nito ay fibronil. Same sila dito sa flea and tick defense ng Vetri Science. Magkaiba lang po yung brand, pero same na fibronil sila. So, also the price is depend on the weight of the animal. So, itong spot lang natin. Oops, sorry. Yan. And for the, kung meron mga pinapatak, meron din po yung collar. Ito po yung collar. Oh my gosh, I'm so sorry. So ito, susuot lang ng mga dog. Hindi ko, actually, sa practice ko, hindi ko talaga siya subok na very effective. Pero pwede na din. Kasi up to 6 months ang effectivity niya. Ito po ay, ang active ingredients po nito ay flumetrin. So, and ano, imidacloprid. So, yan. Collar yan, susuot ng mga dolls. Siyempre, tatanggalin yun pagkatapos maligo. Or before maligo, sabi ko sa'yo.
And then, meron din po tayong mga spray. Ito. We have the fipronil din naman siya, actually. Itong dalawang ito. Brand lang. Kagaya ng spot on kanina. So, i-spray mo to sa dog. Sa katawan niya, lalo na dun sa affected area. Para hindi siya magkagarapata. Pero ano lang po ha, advice lang. Pag ginamit po ito, dapat sa open area. Hindi pwede dun sa close. Kasi maano siya sa amoy. Lalo na yung mga dog is very sensitive po ang kanilang smelling, sense of smelling. So, yan. Pero itong isa, we have the Powell Veterinarian's Choice. Maganda to dahil organic siya. At hindi lang siya TNT prevention, pwede na rin siya sa mga skin problem ng antibacterial, antifungal din siya. Broad spectrum din po. So, yan. Powell. And kung meron tayong spray, of course, we have shampoo, soap, and shampoo. So, sa mga sabon, yung mga may amitras po. Pero take note, this is only for medium and large people. Hindi siya pwede sa maliit. Ano po, nakakalasok siya. At ito naman, ito po yung ginagamit namin sa clinic. Ang active ingredients po nito ay phenobarb. So, shampoo. Bababad lang ng ilang minuto and then i-release. Pero, before I forgot, yung ano po pala mga tablet saka spatbot, dapat po recommended ng inyong veterinarian. Hindi siya basta-basta ibibigay na lang kasi maraming adverse reaction po na posibleng mangyari. Kaya, mag-ingat na lang tayo sa pagbibigay ng so, marami siyang contraindications. So, ayun po. Sana po nakatulong po sa inyo. At idadagdag ko na lang yung mga iba pa na alam ko na tick and tree prevention na wala dito sa amin. Okay? Thank you po for watching.